Pag sinabing steak, social na social ang dating. Pero dito sa Pilipinas, may sariling version tayo, ang Bistek Tagalog. Tara, maglutong Pinoy na tayo. So ang importante, pag gumagawa tayo ng Bistek Tagalog, dapat maganda yung quality ng ating beef para hindi siya tumigas habang niluluto natin. So ang gamit ko dito ay beef broth na hiniwa ko na ng manipis. So traditionally, pag bumibili tayo sa panetos, hindi masyado maganda yung crust ng ating beef. So kailangan nyo i-tender yung beef nyo para hindi tumigas habang niluluto natin. So ito ay na-tenderize ko na po ito kanina pa po. So ngayon naman, imamarinate na natin ang ating beef. So meron ako dito around 1/4 cup of soy sauce. Kalamansi para may balance at alat at asin. Sugar. So hindi natin kailangan na matamis, pero gusto lang natin na balance ang ating flavor. Bawang. So haluin lang po natin ito hanggat na-marinate po ang ating beef. So pwede mo naman siyang i-marinate overnight at pwede namang mabilisan kasi manipis naman ang ating beef steak. At pwede siyang overnight lalo na pag hindi malambot ang ating beef steaks kasi tumutulong ang toyo at kalamansi sa ating pag-tenderize ng ating beef. So ang toyo at kalamansi ay tumuturo po lang magpalambot ang ating beef. So mamarinate natin ito for 10 to 15 minutes lang at okay na po ang ating beef. So habang natin i-marinate ang ating beef steaks, ngayon naman isusutay natin ang ating onion. So isusutay natin itong onion for garnish. Like isutay natin lalo na sa mga tao ayaw kumain ng raw onion kasi naanghang sila. Pero ako gusto kong mix dahil meron siyang sariling sweetness at masarap din yung may raw onion. Pero usually ang ginagawa ko, may white onion ako na saute at may white onion ako na half na cook. And I'm using white onion para hindi matapang ang lasa ng ating onion. So tapos na natin isaute ang ating onions. Ngayon naman magsisear na tayo ang ating beef. So ilalagay na natin ating beef sa ating pan. Sear natin siya, tandaan natin, don't throw the earth pan. Hear that sizzle? Kasi ang searing ay hinahanap natin. So little by little lang. So, pag quality ang beef nyo, hindi ko kailangan i-overcook ang ating beef at sobrang bilis lang natin lutuin ito. Remember, when you're searing, konti-konti lang ilagay nyo. Kung hindi, ang mangyayari, instead na kumplito siya, ay mapapakulan nyo ang sauce ng ating beef steak Tagalog. So, ang luto na ito ay kailangan natin ng pasensya. Mabilis naman siya lutuin dahil manipis naman ang ating beef. So, probably mga 1 minute on each side pwede lang maluto na. So, luto na po ang ating beef. Ngayon naman, lulutuin natin ang ating remaining marinade. So, lulutuin natin siya kasi gusto natin siya sa mainit na kanin. So, kailangan nyo lutuin yung raw marinade or else magkakasakit tayo. So, lutuin lang po natin to. So, kumukulo na po ng ating sauce. So, ngayon may ilalagay na natin ating nalutong beef along with this marinade. At ang ating sauteed onion. So napakadali lang gawin ang ating bistek Tagalog. So napaka dali lang. So pwedeng-pwede niyo itong gawin sa mga bahay at alam ko magugustuhan po ng buong pamilya niyo. And we're ready to plate na po. And tapos na po ang ating bistek Tagalog and we're ready to plate. So lalagay na natin sa ating plate. So napakasarap ito sa malinis na kanin.
ang ating bistek Tagalog, Luto Pinoy.